Hello mga besh, magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my channel. Mga besh, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa anxiety. Gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang naranasan ko about anxiety. Kayo ba ay nakakaranas ng anxiety or naranasan nyo ba ito at paano nyo na-handle ito? Ikaw sa sarili mo ang mas makakatulong kung meron kang anxiety. Kung alam mo ngayon na ikaw ay parang may anxiety or nagsisimula ang iyong anxiety, huwag mo itong pabayaan. Bigyan mo ng pansin sa sarili mo. Huwag kang magmukmok. Huwag mong hayaan ang sarili mo na mag-isa ka. Ang unang-una mga besh na maire-recommend ko sa inyo talaga at lumapit sa Panginoon. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng direksyon sa mga ganitong pagkakataon nararanasan natin yung anxiety. Kasi hindi biro ang magkaroon ng anxiety at pabayaan ito lumala. Okay? So ikaw mismo sa sarili mo may responsibilidad ka at may kakayanan ka na makontrol ang anxiety. Okay? Mahirap yung mga taong nakakaranas ng anxiety. Pero una sa lahat, alamin natin ano ba yung pinagmulan kung bakit may anxiety ka. Kasi importanteng alamin natin kung ano yung pinagmulan ng ating anxiety. Yung iba naman, yung mga nawala ng mahal sa buhay, okay, doon nag-i-start. Yung iba naman ay yung sa stress. Stress ka dahil saan? Maaaring stress ka dahil sa trabaho. O kaya naman stress ka dahil wala kang trabaho. Stress ka sa pag-aaral mo. Sa maraming bagay dito sa mundong ito, maraming bagay na mapagkukunan kung bakit ka nai-stress. From there, mas matutulungan mo ang sarili mo. Ang una sa lahat ay yung tulong mula sa Panginoon. Mga besh, makabuti ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Alam mo, hindi tayo mabibigo eh. Sabi nga dun sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang ganda ng pangako ng Panginoon na kung panghahawakan natin, siya na ang nag-o-offer na kung ikaw ay nabibigatan, lumapit ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapahingahan. Ang ganda, diba? And bilang part mo, mga besh, kailangan mong mag-focus positibong bagay. Positibong bagay sa pang-araw-araw mong ginagawa sa iyong buhay. Huwag mong alagaan yung sakit na meron ka. Huwag mong alagaan yung anxiety mo. Labanan mo ito. Kontrolin mo ito. At makakayanan mo yan sa tulong ng Diyos. Diba, mga besh? Ano-ano ba yung mga bagay pa na pwede mong gawin? Kabilang dito, mga besh, may kinalaman dito yung ating mga pagkain, yung ating kinakain. Merong mga ilang mga pagkain na pwedeng makaramdam ka ng ng happiness. Katulad ng kailangan mo ng omega-3, kumain ka ng mga isda na mayaman sa omega-3, like salmon, yung mga nuts, like almonds, walnuts. Kumain ka nitong mga seeds like pumpkin seeds na malaking bagay na maitutulong sa iyo. Yung flax seed na pwede mong ihalo sa iyong mga kakainin, sa iyong mga iinumin. Magpaaraw, vitamin D yun. So kung ikaw ay hindi nagtitake ng vitamin D, so everyday kailangan mong magpaaraw. Stay active. Twice a week, pwede kang mag-exercise. Sa araw-araw, pwede ka naman mag-stretching. Malaki yung may tutulong na improvement noon sa anxiety mo. Mag-look forward ka doon sa positibong bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. At huwag mong tingnan yung mga negatibong bagay. Ang hirap umusad, mga besh. Ang hirap umusad kapag naka-focus ka sa negatibong bagay. Walang mangyayari. Mga besh, na huwag natin pabayaan na mangyari sa atin yon. Labanan natin yung anxiety. Dahil kaya nating kontrolin ang anxiety, may control tayo sa anxiety. Ang mahalaga ay
yung paglapit natin sa Panginoon at panghawakan natin yung pangako ng Panginoon, iyon yung napakasarap na bagay na panghawakan yung pangako ng Panginoon na talagang mararamdaman mo na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Dahil mga besh, wala naman talaga tayong kakayanan sa lahat ng bagay. Iyon ay sa tulong lamang lahat ng ating Panginoon. Ito mga sinasabi ko sa inyo mga besh, at naranasan ko ito. Ako, ang pinagmulan ng anxiety ko dati, meron akong tita na pumanaw. Doon nagsimula yung anxiety ko. So, nung naramdaman ko yon, kasi aware na din ako doon sa mga, diba, marami tayong nababasa sa internet o kaya nababasa online about anxiety sa mga news. Nakikita natin yung social media, nakikita natin yung about anxiety. So ako, aware ako na parang may ganong nangyayari sa akin at that time. Pero iyon nga ang ginawa ko, talagang nanalangin ako sa Panginoon, natulungan niya ako kung paano ko mapaglalabanan yon. So, yung part ko is gawin yung mga bagay na kung paano mo malalabanan itong anxiety. Malaking bagay yung mga sinabi ko kanina na kailangan mong lumabas ng bahay, kailangan mong magpaaraw sa umaga, kailangan mong mag-exercise, kailangan mong kumain ng mga pagkain na makakatulong at makapagpapasaya sa'yo. Like yung mga bitamina na kailangan ng katawan mo, makakatulong ang lahat ng mga pakikipag-usap sa pamilya mo, magkwento ka sa kaibigan mo, yung mga kaibigan na ituturo sa'yo, yung maganda yung maisi-share sa iyo, yung makikinig sa'yo. So, iyon mga besh, malaking bagay yun, yung mga yun. Magtatagumpay ka sa pakikipaglaban mo sa anxiety, basta huwag mo itong alagaan sa sarili mo, mga besh. Iyan yung gusto kong i-share sa inyo. Naranasan ko yan at pagtagumpayan ko sa biyaya ng Panginoon. So mga besh, kaya nyo rin. Okay? So iyan lang mga besh ang maishishare ko sa inyo about anxiety. Papasalamat ako muli sa inyong lahat sa panonood ng video na ito. At kung kayo ay bago pa lamang sa channel na ito, napadaan kayo sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like ang video, i-share ang video para makatulong din sa iba. Maraming salamat. See you on my next videos. Thank you for watching. Bye!